national security expert. Sa campaign rally ng PDP laban sa Kawayan Isabela kagabi, muling binatikos ni Pangulong Duterte ang mga kandidato ng Otso Diretso, ang senatorial slate ng oposisyon, partikular si dating DILG Secretary Marohas. Tagal naman ito. Nakagawa ba siya baski bridge? Naging secretary ng DOTC, naging DILG. Walang naiwan. It's not because you are a namesake of Rojas na mahusay ka. Itong taon na ito, walang loyalty ito. Panahon ni Arroyo nandyan siya. Panahon ni Aquino nandoon siya. Wala ito. Pag ganun-ganun, pretends to be some tao na walang prinsipyo, wala talaga. You are nothing to me. I can even shoot you for free. Kasi ni, you know, Marohas, I kill people for money. But since you are nothing, I will shoot you for free. Sagot siya ni Rojas. Isa lang ang loyalty ko eh, the Filipino people and the Filipino nation. So para sa akin, kung nabibigyan ako ng pagkakataon ng silbi, kung makakakontribute ako, why not? Pangulong era, ginawa akong DTI, nakatulong ako sa paglilikha nitong call center at pagpaguyod ng mga call centers na sa ating bansa. Pangulong Gloria, nabigyan ako ng pagkakataon ng magsilbi. So tinaguyod natin yung cheaper medicine law, yung pagbaba ng presyo ng mga maintenance medicine, yung pagdepensa sa ating agriculture sector na tinutulan natin yung pagpasok dito ng mga agricultural products mula sa Europe, mula sa Amerika, mula sa ibang bansa. Pinoteksyon natin yung ating mga mangingisda at yung ating mga manglumay na magsasaka. So, panahon ni Pangulong Pino, yung BUB na bottom-up budgeting na kung saan ang mga tao mismo ang nagsasabi kung saan gagastusin yung kanilang pera. Kinwestiyon din ng Pangulo kung ano ba ang nagawa ng iba pang mga kandidato ng Otso Diretso. Anong pagkulang nito ni Alejano, Aquino, Diokno, Hilbay, Makalintal, Rojas, Tanyan, Nagutok? Anong ginawa nila? Eh, they only criticize. Bigyan mo ako ng isang project ng mga Otso Diretso that has a meaningful impact on the lives of the Filipino. Sige nga. Sa isang text message, sinabi ni Senador Kiko Pangilinan, campaign manager ng Otso Diretso, na ang Pangulo na rin daw ang nagsabi na 3 sa 5 sinasabi niya ay hindi totoo. Isa na raw ito doon kung titingnan ang track record ng bawat isa. Lahat daw ay may nagawa at higit sa lahat, malinis ang track record na hindi tulad ng mga kandidato na dikit sa administrasyon. Isang infographic naman ang inilabas ni Gary Alejano para ipakita ang bilang ng mga naipasa niyang batas at naipagawang infrastruktura. Ang sagot naman ni Shell Diokno, kasama sa gagawin daw niya sa Senado ay ang pag-iimbisiga sa tokhang at katiwalian. Ang patuya namang tugon ni Pilo Hilbay sa Pangulo, siya na raw ang magaling na abogado. Sabi naman ni Erin Tanyada, kitang-kita raw na hindi ginawa ng Pangulo ang kanyang homework. Sabi ni Tanyada, ang mga batas kung saan siya principal author, kabilang ang kabayaran sa mga biktima ng martial law at universal health care. Sabay hirit na i-check daw ng Pangulo ang mga record. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni na Bamakino, Samira Gutok at Romulo Makalintal. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.